RDJ hinahanap na ng lumot sa F2. Regine Binabash, nawala ang Hawkeye. Malas ang Blazer. Pero bagayan, magka-VEDS, huwag kalimutang mag-subscribe, tingin yung notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Sabi nga ng mga sports enthusiasts, pag ang isang team nanalo, ang credit sa players. Pero pag ang isang team naman ay natalo, ang CC ay sa coach. Yan ngayon ang sitwasyon matapos ang pagkatalo ng F2 Logistics Cargo Movers sa Creamline Cool Smashers sa kanilang third 5-setter face-off sa PBL. Matapos kasi ng laro, umusok ang social media sa birada ng mga fans laban kay F2 Logistics coach Regine Diego. Tila maraming nga ang sinisisi si Diego sa pagkatalo ng Cargo Movers na kung saan dapat ay nakuha na nila kahit noong fourth set pa. Bukod umano sa nawala na ang Hawkeye ng F2 coaches na naging instrumental sa kanilang panalo versus Choco Mucho at ang kontrobersyal na pa-blazer and fierce looks ni Coach Regine, gusto na umanong pabalikin ng mga fans si Coach Ramil De Jesus na baka sakali ang magiging susi ng F2 upang matalo na ang Creamline. Sa paniwali kasi ng mga fans, marami mga maling naging desisyon si Coach Diego versus Cool Smashers na maaring kung naging tama ay nakuha nila ang laban o nakuha niya rin ang biggest break ng kanyang coaching career. Pero sa kabila nito, marami rin naman ang sumaklolo at tumepensa sa rookie coach na sinasabing marami pang matututunan si Coach Reg eventually sa PBL. Well, sa akin tingin ko lang, medyo may kalabuan ang bumalik ang isang RDJ sa F2. Yan ay sa palagay ko lang dahil medyo di na nakakakumbinsi ang ilang mga dahilan at rason niya bakit di siya bumabalik sa F2. Not unless umalis sa PBL siguro ang Cargo Movers. Sa palagay ko, ito na talaga ang kanilang desisyon kung saan ibibigay na nila sa mga baguhang coaches ang pag-handle sa professional team. At hahayaan na nilang si RDJ ang mag-focus sa DLSU kung saan siya nagsimula at kung saan naman siya magre-retiro. Kaya naman masaya na tayo na nakakikita natin siya sa sidelines minsan ng Cargo Movers. Pero bumalik as head coach, medyo di na ata natin aasahan yon. In terms of Coach Regine naman, I think unfair para sa isang baguhang coach na mahusgahan agad, lalo pa binigyan niya at ng kanyang team ng magandang laban ng defending champions. Take note, Creamline ang kalaban nila, hindi lang kung sino-sino, but still they gave the defending champs a true fight na para na bang pang-championship. Pangalawa, this is Coach Diego's second conference with F2 but they keep on entering the semifinals. Noong first conference niya ay nag-uwi na sila ng medalya na impressive para sa isang baguhang coach. So di ako naniniwala na hindi naman lahat ng bagay na dadaan sa maiksing panahon lang. Tulad ni RDJ, di naman instant pagpasok niya sa PSL noon, champion na agad sila. It took several conferences bago niya nakuha ang unang kampyonato sa club level. Still nasa learning process pa si Coach Diego na maaaring din namang ginagabayan ni RDJ, ngunit di lang natin nakikita. So yun at mag-again, thank you for supporting this channel. Please don't subscribe to the notification bell to update on the coming videos.